Nais ko pong magbigay ng reaksyon hinggil po sa kumakalat na fake news ngayon sa social media. Nais ko pong ituwid ang isang misinformation. This will be my first and last statement hinggil sa issue. After that, move on na ako. At sana maging kayo, move on na rin. First, hindi po ako tatakbo sa pagka-vice presidente. Again, hindi po ako tatakbo sa pagka-vice presidente sa darating na halalan. Meron po mga naghikayat sa akin na maging katandem nila para maging vice presidente this 2022 elections. At yun po ay tinanggihan ko. I said no. Why? Dahil mataas po ang respeto ko kay PRRD, kay Pangulong Duterte. At wala po akong intensyon na babanggain po siya sa darating na halalan. Yun. Two, 16 million and 42 million. Yes, nabanggit ko po yung 42 million, but hindi ko po subscribers yun. Wala po akong 42 million subscribers. Saan ang galing yon? Because at that time, I thought 42 million ang subscribers ng ABS-CBN Entertainment. Now which, kinurek ko naman agad the following segment. Sinabi ko, 16 million voters ni Pangulong Duterte versus 36 million subscribers ng ABS-CBN Entertainment na posibleng mag-clash next year kapag nabuksan ulit yung usapin tungkol po sa prangkisa ng nasabing network. Okay. Kapag halimbawa nagkaroon ng referendum, kunyari lang, yun ang sabi ko, there might be a clash between 16 million voters versus 36 million subscribers ng ABS-CBN magka-clash. Yun po ang sinabi ko. Now, this weekend, marami po akong mga kaibigan na nagsitawagan sa akin na bulabog po sila. Meron akong dating classmates. In fact, dalawa dati kong classmates sa high school. Meron po akong mga negosyante na mga kaibigan. I think apat ata o lima. Lima ata sa kanilang tumawag sa akin. Meron pa isang abogado na best friend ko na nabulabog. So nagpaliwanag ako sa kanila. These people are